5 oras mula sa Mulanay, mararating naman ang ikalawa sa pinakamaliit na bayan sa Pilipinas, ang bayan ng Kamaligan sa Camarines Sur. Pero sa kabila nito, napalilibutan naman sila ng likas na yaman. Tila simpleng araw lang ito para sa mga Kamaligenyo. Nabutan pa nga namin silang tinatapos ang isang drainage project. Pero nang amin itong lapitan, tumambad sa amin ng mga kalansay at ilang piraso ng sinaunang banga na nakahalo na sa semento at buhangin. Ito po sir, ito po yung mga nakuha namin sir. Ano pa mga kayong mga ibang nakuha namin. Pero marami po to yung mga nakuha namin din na iba. Minsan yung iba po kasi natabunan na eh. Mga paso na malaki. Bali doon po sila nakalagay. Ang tubong Kamaligan at 63 taong gulang na paring si Father June. Ito raw ang koleksyon. Ang mga kalansay na kanyang naipon mula sa mga kalsada sa kanilang lugar. Bata pa ko noon, mga 5, 6 or basta elementary school years pa ko noon, may nakikita dyan na mga skeletal remains. Pag nag-i-erode yung riverbank na unearth yung mga remains na yon. Maging ang mga porselana at banga na nahukay din sa kanilang bayan, masinop ding itinabi ni Father June. Wala kasi ng bitawan niya ang pagiging kura paroko ng kanilang bayan. Naging personal na niyang misyon ang mas kilalanin pa ang sinaunang sibilisasyon sa Kamaligan. Nitong taon lang din, aksidenteng natagpuan ng isang sinaunang libingan kung saan nakatirik ang Santo Domingo Church sa Kamaligan. Nahukay rito ang 15 kalansay na sa tansya ng mga eksperto na buhay 1,500 taon na ang nakararaan. Maging ang mga buto ng baboy, pating at iba pang hayop, natagpuan din sa lugar. Ebidensya kung ano ang sinaunang pagkain ng ating mga ninuno. Actually, last year ito nagsimula, pero yung pinaka-purpose ng team na nagpunta ng, I think it was in July of 2016, ang una nilang pakay ay yung aming simbahan, yung lumang simbahan ng Kamaligan, dahil gusto nilang i-document at pag-aralan yung mga old churches ng Camarines Sur. Kaya lang po nung i-tour sila doon sa malapit sa ilog, nadaanan po nila yung aming lumang Campo Santo, which was built during the Spanish times. At nakita nila doon, dahil may mga construction na ginagawa doon at that time, nakita nila na maraming shells, shell midden, and they thought na merong something pang more valuable doon sa ilalim. Pero mukhang bago pa man matapos ang pag-aaral tungkol sa lugar, nagsimula nang mabura ang mga bakas ng nakalipas. Pag binakita po kayo mga buto, kailangan po simintuhin namin. Sinisiminto na lang po namin kasi yun po talaga eh. Yun talaga trabaho namin. Wala na po sumisita sa amin. Paliwanag ng Tourism Officer ng Kamaligan na si Attorney Leia Valeriano Seya, hindi raw dapat pinahihintulutan ang mga proyektong maaaring makasira sa mga artifact na matatagpuan sa kanilang lugar. Anumang artifact daw kasi ang makita, dapat ipagbigay alam agad sa lokal na pamahalaan at sa National Museum. Hindi pa naman ipapasa yung ordinance. Pagka napasa po ito, magkakaroon kami ng parang control. Halimbawa, sa zoning ordinance, may papasok namin siya bilang heritage zone. At ang mga ganitong activities na mga diggings, hindi sila kaagad masisimulan without our clearance. Lalo pat ang Kamaligan, napatunayang kanlungan ng isang sinaunang sibilisasyon sa bansa. May 1,500 years ago, there was already a slow movement ng tao dito sa area ng ito. Bakit? Very, very strategic kasi ang Bicol River District. Sabi ko nga, because ito yung entry point, yung river, entry point ng mga commercial vessels, most probably coming from China. Kasama rin sa mga nabungkal ang ilang porselana, seramiko at banga na pinaniniwala ang nagmula pa sa bansang China. Ang kalakalan nila, parang based on level ng honesty. Kasi
magbibigay sila ng commodity ng gato, ang problema, paano ba maikakorespond yung payment? Because you are dealing with goods, hindi yung pera. Wala tayong exact na natin reference or corresponding value ng product. Pero kung totoo ngang may sibilisasyon na ang ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga mananakop, bakit tila bigla itong nabura at naglaho? At bakit walang bakas ang sinaunang Bicol sa mga kwento ng ating kasaysayan? Sa Museo ng University of Nueva Cáceres sa Camarines Sur, matatagpuan ang ilang mga kagamitang nagkukwento sa lihim ng ating nakaraan. Sa pangangalaga ng curator na si Frank Peñones, layunin daw ng museo na ipalaganap ang kasaysayang Bicolano. Kung tutuusin kasi, hindi raw ito gaanong nababanggit sa mga sinaunang tala. Samantalang mismong ang mga Kastila humanga noon sa angking talino at tapang ng mga Oragon. Dalawa ang bahagi ng mga nahukay, halimbawa doon sa Kalabanig sa Libmanan, minakuha sila doon na mga relics ng mga jars, tapos human remains. Sa tingin ko, from point of view ng isang cultural observer, this only affirms yung riverine beginning ng Bicol settlements. Pagdating sa larangan ng pakikidigma, hindi rin daw pahuhuli ang mga Bicolano. Katunayan noon pa man, gumagamit na sila ng kanyong tinatawag na lantakas, helmet na gawa sa shell o balat ng pagong at sandatang mula sa sungay ng Kalabaw. Paniwala ng historiador na si Dr. Danilo Gerona, lalong nagka-interes sa mga Kastila sa lalawigan ng Bicol dahil mayaman sila noon sa ginto. Kaya para mapasakan nila ito, gumamit daw ng dahas sa mga Kastila laban sa mga Bicolano. Isa sa pinag-i-indicate nilang major commodity ng trade noon ng Bicol ay gold. Itong mga villages na ito, long before the Spaniards arrived, ay kilalang-kilala na sa Southeast Asia na major source of gold dito sa Pilipinas. Kaya nga sinasabi nga nila, nung pumasok daw yung mga Spaniards dito, noong 1571, from Camarines Norte to the Bicol River area, the Bicolanos daw mounted a very, very strong resistance laban sa mga Spaniards. And believe na believe sila sa strength ng mga warriors dito. Pero kung may taglay na lakas at tapang sa pakikidigma ang mga taga-Bicol noon, bakit nga ba tila naglaho na lang bigla ang kanilang sibilisasyon? Bakit ba ganun? Parang biglang talagang nawala sa kasaysayan ang pre-colonial era ng Bicol region. Ang aking isang teorya is masyadong grabe ang impact ng Hispanization dito. So it virtually wiped out yung vestiges ng pre-colonial culture, even the memories of their chieftains. Sa mga Franciscan records, parang malinaw yun. Ha? Ayaw ng mga Franciscans na binabalikan ng mga Bicolano ang kanilang pre-colonial past. At para ipakita ang pangingibabaw nila sa mga Bicolano, nagtayo pa ng simbahan ang mga Franciscano sa mismong burial ground o pinaglibingan ng ilang mga katutubong mandirigma. So ba't ba deliberately ginagawa yun ng mga Franciscans? Para ipakita sa mga natives na, tingnan ninyo, sacred itong ground na yun, pero we desecrated them by building a church and yet walang nangyari sa amin. Ibig sabihin, mas makapangyari ang Diyos namin. Sa ngayon, patuloy ang pag-aaral at pagsasaliksik tungkol sa sinaunang sibilisasyon ng mga Bicolano. Nang sa ganoo'y maipamahagi nila ang kaalaman maging sa labas ng kanilang lalawigan. Unang-una, this is a community treasure. Hindi ito pwedeng responsibilidad lang ng LGU. Dapat tulong-tulong lahat ng mga taga-Kamaligan sa conservation ng cultural properties ng bayan. Marami kami plano actually. Una sa listahan ay of course yung nai-integrate namin ito sa yung tinatawag namin Kamaligan River Park. Dahil nakasentro kami sa ilog, kasama ito, part siya ng River Park. Pangalawa, we hope to have a community museum very soon kung saan yung mga nahukay na ay mailagay ng maayos. Hindi lang para makita ng buong bayan ng Kamaligan, bagkus ng mga turista from other places.